Ano ba yan, Lolit Solis? Mali na nga si Paolo Contis, pinagtatanggol mo pa. Nakausap ko si Paolo kanina, tinanong ko siya, dito sa iyong mga sinabi, ano ngayon nararamdaman mo? Sabi niya sa akin, totoo ba oh. na may anak si Yen Santos sa isang politician? Doon kayo sa IG niyo. Kaloka naman to si Iho Boto. Hindi kayo humihingi ng sorry. Tinatalakan niyo pa. Ay! Hello mga ka-update! Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Tita Jen. At ito naman po si Papa Osin OG Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ichika mo na! Dali! Ako, wala na naman si Mama Loy. Get well soon, Mama Loy, ha? Actually, tinatry po namin talaga yung StreamYard o yung Zoom. Kaya lang po, nagkaka-delay-delay sa aming mga connection. So, sabi ko kay Loy, pahinga ka na muna. At ano mo muna yung lalamunan mo. Ipahinga mo yung lalamunan mo para bumalik sa dating tinis ang tinig mo. Kami na muna ni Tita Jex. At syempre, wala naman kaming choice. Lagi naman namin itong kasama. O, diba? Di pagsagaan na namin si Ka-Ernie. Ay, ako bumate. Nagsasalita ka pala. Kala ko nagbabasa ka lang ng dyaryo. And speaking of nagbabasa ng dyaryo, hindi pa lumalabas ito sa dyaryo, Jex, no? Dahil kanina lamang, as of September 8, birthday ni Mama Mary. Ako, Diyos ko. At dito nagsalita si Paolo Contis. Hindi dahil birthday ni Mama Mary, kundi tinaiming lang niya dito, no? Na nagkataon lang siguro. Okay. So, nag-post si Paolo Contis ng two parts sa IG. So, parehong itim ang kanyang post. Kung iba to, makikiramay, hindi pa. Pero, syempre, dahil controversial si Paolo Contis, aba, kailangan marinig ang kanyang panig, no? At eto na nga, Jex, no? Para mabilis na ito. O, tama, ikaw na magbasa para mas... Gusto mong bumilis eh. Basta na nga ito si Loy eh. Sige, basa. Sabi ni Paolo Contis sa kanyang IG noon, after lumabas ang interview ni LJ, katakot-takot ng pangalipusta at pambabatikos ang natanggap ko, sabi ni Paolo. I can say I don't deserve it, kaya tinatanggap ko lang ito. I understand all your frustrations. Gusto ko sanang manahimik. Kaya lang, marami ng mga nadadamay na hindi dapat. Kaya mas mabuting sigurong sagutin ko ang ilan sa mga ito. Unang issue, yung drugs. Baka daw nakadrug si Paolo Contis. Ay, nako. Meron nagsasabi na meron siyang reliable source that I take drugs. And as a result, sinasaktan ko si LJ at ang mga bata. This is not true. Minahal at inalagaan ko sila. I never laid a finger on them. Totoo naman to. I can vouch for Paolo. O, pagdating dito, dahil alam ko talaga, Jex, no, na parang ako nag-irid yan kay Paolo Contis. Oo. Hindi nagda-drugs niya si Paolo. Nagpapapayat pa nga yan, Jex, laklak ng juice na pinopromote niya. O, di ba, one time pinakita ni Paolo sa kanyang IG yung kanyang katawan, kung ano na yung na-improve, kung ano na yung nabawa sa kanyang timpang. Yung iba talaga, pag wala talagang maiturong dahilan, idadamay pati yung drugs. Kaya ito, ako naniniwala ako dito kay Paolo. Hindi totoo yun. At hindi nananakit si Paolo. Sinabi na rin ni LJ, di ba, na hindi sinaktan physically ni Paolo ang kanyang mga anak. Ito naman yung pangalawang issue, no? Third party. Teka. Third party na yan eh. Dapat yung second party mo. Third party, ibig sabihin yung kabit yun. Kerida, ganyan. Babae, ni Paolo, ayan. Sabi ni Paolo, aaminin ko, naging marupok at gago ako sa ilang taon naming pagsasama. I am not proud of it. For that, I am sincerely sorry. I'm truly ashamed of my actions. So parang inaako na ni Paolo na mali talaga yung mga naganap, yung mga ginawa niya. So, pagka ganito, Jex, tapos na ang issue. Ano pa ibabato nyo? Eh, namin na. Pangatlong issue, si Yen. Ah, si Yen Constantino. Gaga, Santos. Ano issue? Santos. Ah, Constantino, ano issue? Ba yan? Ano, dapat loy ka eh. Hindi ka naman Jex eh. Ha? Malabas eh. Sabi niya, ni Paolo, kay Yen Santos,
She was never the reason of our breakup. I was. O ibig sabihin, hindi si Yen, kundi siya daw ang dahilan. Kung matagal na kaming hindi okay ni LJ, it was mainly because of me. Masyado niyo siyang diniin sa issue na to. Pati pag-promote namin ng movie, nabahira na ng kung ano-ano. So, kumbaga, kasi nga kabash ng gusto si Yen Santos, pero hindi naman sumasagot si Yen, di ba? Mm-hmm. Kung mapapansin mo, walang sagot si Yen. At si Paolo na rin ang umaako dito. Yung pang-apat na issue, dahil nakita sila sa Baguio ni Yen. Okay. Ito yung sa Baguio. When LJ left for the States with the kids, I went to Baguio for 3 days dahil ayaw ko sa Manila. At gusto kong makapag-isip-isip. Naging insensitive ako about the possible effects ng issue. And I invited Yen for a day para may makausap. Since malapit lang siya sa North din. Sa Kabanatuan kasi nakatira si Yen. Oh. Yung family niya. Okay. She went there as a friend. Hindi ko naisip na madadamay siya ng ganito. I'm sorry for this. So pag-aako na naman ito ni Paolo. Yung kasi nakita si Yen, di ba? Parang kumain sila. And then lumakad sila. May nakakuha rin ng video. Talagang... ang dami talagang paparazzi. Diba? Yung ikalima naman na issue niya, yung kay Lolit Solis. Kasi, kung hindi niyo nalalaman, si Ate Lolit ay dinidepensahan niya si Paolo Contes. Obviously, dahil nanay-nanayan siya at manager siya ni Paolo Contes. Kaya ang sabi ni Paolo Contes regarding Ate Lolit, please stop bashing her. Nanay ko si Lolit. Natural lang na ipagtanggol niya ako kahit mali ako. May nanay din kayo, di ba? Hindi niyo alam ang mga pagalit at pangaral niya sa akin pag kami lang ang nag-uusap. Sinabihan ko na siya to stop protecting me. Ang sinabi lang niya ay hindi. Anak kita, hayaan mo ako. For that, I am sorry na and thank you sa inyo pareho ni Nanay Christy Fermin. Okay, so hindi naman natin masisisi si Ate Lolit kung ipagtanggol man niya ng bonggang-bongga si Paolo. Dahil obviously, nanay siya. Dahil old school si Ate Lolit eh, hahara nga ng bala yan. Pagmahal ka niyan si Ate Lolit. Kaya naiintindihan ko si Ate Lolit. Okay, yung iba kasi binabash talaga si Ate Lolit kasi hindi nila maintindihan yung nanay-anak relationship. Yung mag-ina relationship. Oh, kaya syempre yung mga millennials, yung Gen Z, syempre iba yung dating sa kanila nung pagtatanggol. Na, ano ba yan, Lolit Solis? Mali na nga si Paolo Contes, pinagtatanggol mo pa. Yun. Syempre ako naiintindihan kasi manay Lolit, no? Sa puntong ito na manager siya at the same time nanay siya. Kasi, Jex, sa pagmamanage, ano yan eh, hindi ka lang basta manager. Kapatid ka, ate ka, kuya ka, auntie ka, lola ka, nanay ka lalo. Ganon ang role ng isang manager. Kahit personal na buhay mo, manager mo rin siya. Importante lang at the end of the day, dapat marunong ka magsisi, marunong kang tumanggap ng pagkakamali, marunong kang humingi ng sorry. Pag humingi ka ng sorry, dapat you will not commit the same mistake. Magbabalik po ang gatas. So, sabi naman ni Paolo, I was very clear to LJ when I told her I want to see and take care of Summer kahit hindi kami okay, but I understand and respect her decision to go to the States muna. Sana balang araw makapag-usap kami ng maayos para sa mga bata. Para sa bata. Madami pang kailangan pang pag-usapan pero sa amin na lang ni LJ yun. At sana respetuhin nyo rin yun. Sabi pa rin ni Paolo, sorry raw sa lahat ng nadamay sa issue na ito. Gusto niya mag-apologize kay Lian Paz at sa, and the kids. Okay, sa mga anak niya kay Lian Paz. Meron siyang dalawang anak doon. Mm-hmm. Si Salin at si Sonia. Mm-hmm. Na nagulo na naman ang tahimik na buhay dahil sa akin. I'm sorry to my mom. Si Mami Jean. Mm-hmm. Na-stroke pa si Mami Jean. Buti na lang nakarecover si Mami Jean. At I'm sorry to my team na hindi na nakakatulog dahil sa akin. To Summer, I'm sorry. May ganda. May anak niya yan kay LJ. I love and miss you so much. Papa will do his best to be better. I will always be here for you. I promise. To Aki, yung anak ni LJ, kay Paolo Avellino, na itinuring na rin anak ni Paolo Contes. Sabi niya,
Aki, I wish I could have done things differently and listened to you more. I'm sorry I failed you. At kay LJ naman, sabi niya, I'm very sorry for everything. Sa lahat, lahat. I will work on making myself a better person and learning from this. But for now, please respect our privacy and pray for us. Ngayon, kung hindi pa ho kayo pagod, please direct all your hate and bashing at me. No one else deserves it. Ako lang. Thank you. Okay. Ang dami, sari-sari yung mga opinion dito, no, sa kanyang IG account, no. So far, sa loob ng 3 oras, ay gumana ng 4,570 something. Sa 3 hours lang na yun, ha. Tapos yung isa namang nauna niyang IG post ay gumana ng 7,710 3 hours ago na comment. Nakakaloka, di ba? Nakausap ko si Paolo kanina, tinanong ko siya, dito sa iyong mga sinabi, ano ngayon nararamdaman mo? Sabi niya sa akin, I felt relieved kasi alam kong may kasalanan ako at sinabi ko yung kasalanan ko. Tao lang naman ako, Mama Och. Nagkakamali ako, sinadyaman ito o hindi, nagkamali ako. Yun naman ang lalaki, dahil kung tutuusin, bihira sa lalaki ang umami ng kanyang kasalanan pagdating sa ganyang usapin. Lalo na at may pinoprotektahang karir. Eh si Paolo Contis, walang pakialam sa kanyang karir. Kung ito mang pagsasalita niya ay makasira sa kanyang karir at ma-turn off sa kanya ang mga fans, no? Alam mo, lilipas din na to. Sabi nga nila, this too shall pass. Siyempre, may mga galit pa rin dito kay Paolo, kay Yen, hindi na po natin kayo masisisi. Oo. Opinion nyo naman yan. Oo. Importante lang, tingin din tayo sa salamin, tingnan natin kung malinis ba yung mukha natin, wala ba tayong uling, wala ba tayong sariling baho, or nagkataon lang na artista si Paolo, si Yen, si LJ, kaya subject to public opinion sila. Ganun lang naman, kasi mga artista, kilala. Kunwari si Jex, ayan, may ginawa kang kagagahan, naging issue, kumalat, paano? Eh di, lilinisin. Ha? Kasi kalat na eh, di ba? Lilinisin mo kayo, mabalis eh. Kasi kalat eh. Ay, literal. Oo, kalat. Ano ba hinihingi opinion mo? Walang kwentang kausap. Ikaw na lang, Eni. Ikaw, pag may isyo kumalat, paano? Binalisan na niya eh, kaya pupunasan ko. Ganun, kalat na eh. Kalat na, ano sabi ko sa'yo? Oo, mga nagkakalat kayo, tinigil nga kayo. Anyway, going back, pagod na po ako dito sa dalawang ito, oh, wala rin palang kwentang kausap. Ito na nga, ate. Since sa pag-uusapan naman natin si Paolo Contis at saka si Yen Santo, oh, ito na, ang dami nagtatanong sa akin mga kaibigan ko. Oh. Totoo ba, oh, na may anak si Yen Santos sa isang politician? Thank you for that wonderful question. Okay, oh, I miss you. Hindi, alam mo. Actually, nakarating din sa akin yan na si Yen daw ay may anak na itinago lang daw. But the truth is, wala pong anak si Yen. Yan ang alam ko, ha? Walang anak si Yen. At yung sinituturo nilang anak ni Yen ay hindi po yung anak ni Yen. Kundi, yun ay kapatid daw ni Yen. Na inanak sa binyag ng isang politician. Kaya doon ay usap-usapan na anak yun ni Yen. So, kasi kung si Yen nagbuntis, malamang Jex, edi may picture na kumalat, ang dami pa naman Marites at Mosang, di ba? O, wala naman tayong nakitang lumalakad si Yen, buntis, wala namang ganun eh. O, meron ka namang nabalitaan na ganun, na na-chismis lang, pero wala namang picture. Meron, ako meron. Meron ako. Ang tagal ko na dito, Jex. Gusto sabihin ko, meron, meron. Ito na. Hindi ko sabihin, ha? Meron, magulang ko sa'yo. Ay, hintay na lang natin yung mini nila yan. O, huwag na sa ating manggaling. Ay, sweat! Text ka na dyan. Kalo, ay siya naman ngayon na nagte-text. O, anyway,
So, yun po ang malinaw dyan. Okay? Ito naman ang isa pang issue. So, si Iwamoto dinipensa ang kanyang denan na si Senador Ping Lacson. Ito na nga, kasi nga ito si Iwamoto, na ang anak ni Senador Ping Lacson, si Pampi, na kaibigan ko, ay jowa niya. Si Pampi ay dating jowa ni Judy. Mango? Ano ka ba? Lalaki yun, lalaki yun. Si Judy Santa Maria. Okay. Tapos, may anak sila si 30. After ni Jody, si Iwamoto na. But they are friends. Si Iwa at si Jody. Sabi ni Iwamoto, marami rin nagsasabi sa kanya na masyado yung pinagtatanggol si Daddy Ping niya. Sabi ni Iwamoto, naniniwala ako sa kakayanan niya, naniniwala ako na mahal niya ang bayan. Hindi siya magnanakaw. Oh, totoo itong hindi siya magnanakaw kasi alam mo bang hindi tumatanggap si Senator Ping ng pork barrel bilang senador? Eh magkano rin yung mga 200 million? Isang taon? Alangan namang ibang candidate ang ipagtanggol ko. Baliw ba kayo? Excuse me ha, hindi ako paid troll katulad ng mga umaatake sa pamilya ko. Utang na lobang, mag-isip naman kayo at maawa kayo sa mga anak ninyo. Is this the life you want for them? At saka napansin ko lang ha, pag pinuna si presidente, biglang naglalabasa ng mga trolls. And they are attacking the person na nakapuna ng mali niya. Pero pag hindi pinuna, tahimik naman kayo. The Senate is doing their job. Kaya pag may nakita silang mali, talagang pupunahin nila. Sa mga trolls dyan, huwag tayong super obvious ha. Okay, ngayon baka atakihin ako ng trolls ha. Madaling mag-block. Sinabi pa niya na this is my opinion. Kanya-kanya tayo ng opinion. Pero pwede ba huwag dito sa IG ko kayo magsabi ng opinion. Doon kayo sa IG nyo. Kaloka naman to si Iwamoto. Do not silence me kasi di ko ginagawa yan sa inyo. Kuda ng kuda sa account ng ibang tao. Doon kayo sa account nyo. Sabi ko nun. Oo, nakakaloka. Ano yung doon kayo sa account nyo. Sabi ko nun. Paano nga ulit? Ay, paulit-ulit. Ako si Jeff. Sorry. Nakakaloka. Bukas account nyo. Sorry. Ayan. So alam mo, normal lang naman to. Dahil dena niya si Senator Ping, eh pagtatanggol talaga, ididepensa niya dahil ganun niya kakilala si Senator Ping. Dahil kahit naman ako, gusto ko rin naman yung integridad ni Senator Ping. Kaya naloloka nga ako bakit hindi niya tinatanggap yung pork barrel. Baka hindi siya kumakain ng pork. Gaga! Pork barrel yung ano, parang pidak. Ganon, yung budget ng isang senador. Ah, baka hindi rin siya nagbabay kasi pida. Ay! Kunin mo pida. Fidal. Letter F. So, yun. At ito na nga, nag-announce ang tambalang Ping Lacson at Tito Soto na tatakbong presidente at vice president. Kaya tinan mo yan, Jex, no? Isa-isa nang nag-a-announce ang mga partido ng kanilang mga iaangat bilang pangulo. Sa October, mukhang mag-a-announce si Cisco Moreno. Ay. Ano yan? Nakakaloka. Puro announce ang mga tatakbo ngayon. Oo. Pati yung mali yung announcement na GCQ na, biglang ibinalik sa MECQ ulit. O, kaya naman si Vice Ganda, ay merong reaction dito. Sabi niya, ay, GCQ na, ready ka. Paglabas mo ay MECQ ulit. Pinagluloloko nyo kami. Alam nyo na paglalaruan nyo sila, ha? Kawawa na paglalaruan. Tapos, hindi kayo humihingi ng sorry. Tinatalakan nyo pa. Sabi ni Vice Ganda. Kakaloka, di ba? Di ko alam kung saan tayo lulugar nito. Dasal na lang talaga. Tsaka, maghanda tayo sa May 2022. Ha? Anyway, gusto nating magpasalamat, Jex, doon sa mga nanood sa atin sa Kumu Live. Yes, ang ating kumustan at ang Kumu muna dali nung September 7 yan, kung saan sampu po ang nanalo ng tigpa 5,000 pesos. At syempre, mauulit yan. Dahil sa September 14 naman, ayan na, sa ganap na 8 p.m. ulit. Okay? Kita-kits tayo para mamigay ulit kami ng
5,000 pesos din ang OGBS giveaway. Yes! At syempre, maraming salamat sa mga nagpapaulan ng mga malalaking diamonds. Dias, oo. At syempre, yung mga wala pa hong Kumu account, ayan, pwede na kayong gumawa para makasali kayo sa amin, ano? At andito lamang po sa ilalim nito, ang branch link. Yan, para chok. Diba, mag-Kumu ka na, ha? Oo, doon ka manghingi ng Gcash. Total, hingi ka ng hingi. Pag malamig na Kumu ako. Ano yun? Pag malamig, diba, kailangan para hindi ka ginawa. Ay! Hindi mo na-guess, no? Na, ito na. Pero talaga. Yok, sa'yo, Eddie Lim. Siyempre, ang ating panayam kay John Lapos, kung ano yung kanyang pinagdadaanan at ang kanyang revelation. Sino ang mas mahal niya? Sino ang mas itinatangi niya? Ang kanyang pamilya o ang kanyang mga kaibigan? Panoorin po natin. Napaka-prank kanina ni Tapos doon. Ang dami mong nakaaway. Sobra! Madaming nagagalit sa akin. Ang daming umaway sa akin. Matapang eh. Noong time na yun, matapang din naman ako. Saan ko din ko? Nekastok ko yung sarili ko. Pagkatao ko yung, hindi ba ako magaling na artista? Hindi ba ako magaling na director? Hindi ba ako magaling na writer? Bakit mas magaling ba siya sa akin? Kasi dumabot ako, sinabi ko sa mga kaibigan ko na pag na-stroke ako, o yung machine na lang yung bumubuhay sa akin, sabi ko sa mga kaibigan ko, dalawin niyo ako pasimple, sipain niyo yung saksakan. Bago pa mag-pandemya, medyo hindi na maganda yung relasyon ko sa pamilya ko. Napagod ako, yung mapakasaklap sabihin, pero inaamin ko sa iyo, wala na akong nararamdaman sa akin. Ayan! Opo, nasa OGDS channel yan. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Tita Jeg. Subscribe po kayo sa Tita Jeg's channel, sa aking YouTube. At meron po akong bagong upload dyan. Konting-konti na lang po, 100,000 na po tayo. At mamimigay ka ng 50,000. Yes, mamimigay po ako. At syempre, sa ngalan po ni Mama Loy, that's M-A-M-A-L-O-I. Ito po yung likod, Papa Osin O.G. Diaz, na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay, sabay-sabi! Kissing is a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihilit sa amin? I-chika mo na! Dali! Sandali, ah. Oo, may tinawa nito. Sandali! Sandali! Ay! Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy 38th birthday, Jex. We love you. Yes. Wow. Ayan, at least, diba, yung binili mong cake, nakasurpresa sa'yo. Ako pa lang bumili. Masa yung sukle. Dahil bawal hipan, paipayan na lang. Yes! Happy birthday, Jeg! Ka-birthday niya po si Mama Mary. Sana naman aware si Mama Mary. Ikaw ang ka-birthday. Thank you! Ayan. At thank you rin sa lahat ng nagbigay ng regalo at mga cakes na nagpadala sa bahay. Thank you! Thank you, thank you po sa inyong lahat. Ayan! Diyos ko, ano na yung... Ano? Uy, ilagay mo na sa rep ulit yan. Gagamitin pa next week. Oo. Gagamitin pa next hindi, week. May isa pang birthday next week, di ba? Ah? May magbe-birthday. Eh, may camera pa, oh. Ha? Ay! Record pa yun. Dinig na dinig pa. Oh. Ay, Jeks, iuwi mo na. Iuwi mo na. Oo, iuwi mo na. Oo, yung sukli, mamay, bibigay sa'yo, ha?